Okay, sino yung bagong driver? Medyo marami na may. Sino operator? Operator! Operator, oh, may maganda akong pahing sa inyo, ha? Sa mga operator. Ito nga, gagawin natin seminar. Sandali lang to. Itirahin ko ng matulingan. Bago mag-alas-stress, tapos na tayo. Okay. Operator, oh, siguraduhin nyo yung driver nyo, ha? I-check nyo maigi. Okay, mga umakit dyan sa kalapakuhan. Okay, nakikita kayong body ng bed. Ha? Taga doon po ako. Kaya alam na alam ko sino umakyat. Eh, nagpapark kayo doon sa bakanting lote na doon mismo ako nakatira. Okay. Yung operator, i-check maigi yung driver. Okay po. Zone 5. Zone 5. Meron ba zone 5? Zone 4. Wala, wala. Wala zone 5. Zone 4. Ba't ang konti ng zone 5? Zone 4. Walang zone 5. Zone 5. Wala. Zone 3. Zone 3A. Zone 3B. Isa lang. Zone 2. Yung zone 2. Di sa zone 2, nakakatawa sa zone 2. Alam mo bakit? Maraming honesto. Taon-taon dapat umaattend ng seminar. Tingnan natin. Kailan taon ka ng driver? Matagal na rin, sir. Matagal na. Ibig sabihin, maraming seminar ka na natinan. Tingnan natin kung marami kung natatandaan mo talaga. Bakit ka kaya umaattend ng seminar taon-taon? Sa anong dahilan? Para matutunan naman yung tamang procedure sa mga driver. Tamang procedure? Sigurado ka tayo. Ngayon na yun. Final answer. Sa palagay mo, sir, ilang taon ka ng driver? Ay, sigurado matagal na. Ah, sigurado, dapat may matatandaan ka. Bakit ka kumatay ng seminar taon-taon? Refresher. Refresher? Sino yung matay ng seminar sa amin nakarang taon? Oh, bakit ka kumatay ng seminar taon-taon? And, search mo, Makyero Vlog. City Planning ID. Vlog. Vlogger ka ba? Oh, vlogger ako. Inspection. Para sa inspection. Ayun po ang gaitan. Yung magkapatid na yan. Okay. Tay, sandali na. Baka sa susunod, tanungin ulit kita. Hindi mo pa rin matandaan. Kaya tayo mga atin ng seminar. Talang pa ng content. Una-una. Magkapatid to, hindi mo nag-iwala ito, ha? Para sa city planning ID. Okay po. Para makapag-renew ka ng city planning ID. Taon-taon. Once na hindi ka makapag-renew, wala kang ano. Kaya kayo hindi nag-iwala yan, eh. YouTube. Pangatlo na lang yun, para maging ligtas ang kasalanan ng Bolongga po. Dahil sa pag-aaralan niyo taon-taon sa ating seminar. Okay, tandaan niyo po yan, ha. Ayan yung pinakamahalaga, ang tatlo. Dalawa magkapatid, at saka yung pinsan niya. Okay, tandaan niyo, pag sinabi ano yung magkapatid, dapat alam niyo yung sagot. Taon-taon natin ginagawa ito, eh. Dapat alam niyo na yan. Ngayon, na-check mo na ang iyong price again. Ha? Check mo na lang siya. Okay na yung gas. Napakabait na nga pinalitan mo. Pinultank niya. Minsan naman, yung pinapalitan mo, walang pakialam. No? Walang namang gas. Okay? Ngayon, na-check mo na lahat yung price again mo. Na-check mo na yung. Okay yung gulong. Okay yung plano. Lahat ng signal light. Okay. Bago ka sumampan ang price again mo, ano ang dapat mong ginagawa? Mag-i-union reform na kagad si sir. Patay tayong bata dyan. Ano? Dapat? Maligo. Maligo. Siyempre naman. Tama bang sa... Maligo kayo. Baka naman sir, pagkatingin mo sa pasahero,
nakalumay-ngay na ang ulo. Bakit? Ang lakas. Umuputok. Diba? Handa po natin. Maligo. Proper hygiene. Okay? Ngayon, naligo ka na. Ay. Naligo ka na, tay. Pag-arap po sa salamin, ano ang dapat meron sa'yo? Pag-arap po sa salamin. Puto sa poging-pogi ka. Muta. Abango. Nakita sa'yo? Sa palagay mo, ID. Ano kaya? Pag-arap mo sa salamin, tungkol sa pogi-pogi ka, ano dapat? Red uniform. Uniform. Ano? Uniform. Ano kaya? Rapper. Dapat, naka? Ano? Rapper. Complete. Tandaan nyo ah. Complete uniform. Hindi lang uniform. Hindi lang nakaka... Yun sir, uniform. Hindi. ID. Dapat complete. And proper uniform. Paano nga ba natin masasabit naka complete and proper uniform tayo? Sir, para ma-okay na okay yung sandal mo dyan ha. Baka pagod na pagod ha. Ano kaya? Paano mo masasabi na complete and proper uniform ang suit mo? Nakabit ako ni sir yung ano, yung uniform eh, nakasabit yung ID. Nakasapatos po. Pantalon. Sir, walang pantalon. Tayo tayo dyan, bitin. Naka-uniform eh. Okay na eh. Nakasabit ang ID. Okay na. Nakasapatos. Hindi na siya magpapantalon. Okay? Ganun lang. Ha? Ganun ba? Siyempre, complete and proper uniform. Nakasapatos. Nakapantalon. Naka-uniforming tama. Siyempre, dapat nakasabit ang ID. Okay? Handa natin. Bakit kaya? Eto, tignan mo eh, mukhang veterano na rin to eh. Paglabas mo, ano ang nakalagay sa wallet mo? Lisensya. Lisensya? Points. Ano kule? Pera. 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 Pag nahuli ka. Pera. At nahuli ka eh. Walang condom. Ah? Ha? Walang condom. Cellphone. Sinagdadala ng condom dito sa wallet. Magpaswerte daw yun. Apo. Apo. Okay. Ano ang naman ng wallet? License, sir. Lisensya. Bukod sa lisensya, sir, register ng motor. Register ng motor? Yes, sir. Saka panggasto sa... Pera. Ano ang naman ng wallet? Huwag na mamasada. Huwag yun, sir. Lisensya, listo. Saka... Kung magkaroon ng aberya, meron ba? Walang nahuhuli, ha? Okay, kaya tandaan. Tandaan po natin. Ang city planning ID hindi po pwedeng ilagay sa loob ng wallet. Bakit? Anong mangyayari kaya? Pag nilagay sa loob ng wallet ang city planning ID, sir, ano kaya meron? Penalty, sir. Penalty? Ano kaya penalty na yun? Kailangan lang sabi. Siyempre, matitigitan ka. Bukod doon, ano? Impound. Tandaan nyo, ha? Ang city planning ID na nakaloob sa, nakalagay sa loob ng wallet o nakalagay sa bulsa, o nakalagay dyan sa pouch bag mo, dyan sa bag mo sa harapan, impoundable po yun. Okay po, tandaan po natin, dapat po yan nakasabit. Kung hindi man nakasabit dyan sa katawan nyo, nandun sa tricycle, nakasabit. Okay po, tandaan nyo po yan ha, impoundable yun. Isipin mo na lang, kung halimbawa ikaw ay nasa zone 4, zone 4, di ba zone 4? Nasa zone 4 ka, nag-operation ng OTMPS. Nahuhuli ka yung city planning ID mo na sa loob ng wallet mo. Ang mangyayari sa'yo, ma-impound ka. Saan ka yung zone 4? Pareto. Saan yung impounding namin? Kabalan. Forestry. Katakbo ka mula sa zone 4, papuntang forestry. Sa palagay mo, ilang oras kaya? Aasikasuhin mo pa yung papel mo para ma-release ka. Sa palagay mo, ilang oras kaya? Sabihin natin, naabala ka ng 2 oras. Sasabihin ko sa inyo, pinakamababa na yung 2 oras kahit matuloy ng proseso. Okay, bakit? Sa takbo nyo pa lang eh. Diba? Kakain na kayo ng oras. 2 oras, sabihin na natin. Sayang, diba? Yung pera, kikitain. Pero yung oras na nawala, na naabala sa'yo, hindi mo na maibabalik yun. Okay? Kaya huwag yung, ano yan, yung maglalagay ng city planning ID sa loob ng wallet ay napakabigat. Diyos yun yan. Okay, pag nahuhuli kayo.
Tandaan po natin, kung halimbawa nahuli kayo ng Sabado Linggo, buti gabi, nahuli kayo, tapos na-impound kayo, ang binabayaran ng lang natin doon ay yung impounding fee lang po. Saan po nagbabayad? Sa mga ganong oras, sa Sabado Linggo, kundi holiday, doon po sa cashier ng James Gordon. Nagbabayad ha, ang babayaran lang yung impounding fee na 180 pesos. Yung ticket nyo, itatabip nyo po yun, para pag nagkaroon na po ng pasok, doon yung bayaran. Okay? Huwag po kayong mag-iipon ng ticket. Pag na-expired ang ticket nyo, ano mangyayari at nahuli kayo? Na-expired ticket, ang mangyayari, impoundable po yan. Tandaan nyo, meron ka ng 100 na ticket, mahuli ka ulit, 200 na yon. Tapos may impound ka, 180, 380. Sayang. Di ba? Ngayon, kung wala ka namang ginagawa, bumaba ka na. Kung sa Soundport ka, bumaba ka na dito sa city, sandali. Bayaran mo na yung ticket. Huwag nyo hayaan mag-expire. Pag-expire ticket, tandaan natin, impoundable po yan. Okay po? Lagi nyo tatandaan yan. Yung mga binabanggit ko dito, yung mga impoundable offense, ha? Para matandaan nyo at di nyo gagawin. Okay? Next, impoundable offense. Out of zone. Yung zone 4, pwede mag-atid dito sa city. Okay lang yun, walang problema. Kahit saan zona ka, pwede ka pong mag-atid kahit saan zona. Pero, wag na wag maggagawin na magsakay ng pasahero sa ibang zona. Bakit? Kung wala magreklamo, swerte. Pero pag may makakita at ireklamo ka, malas. Ano mangyari? Impound. Okay po, another one, 280 yun. Impoundable po yan ha. Tandaan natin yan. Kung alimbawa, sa ibang zona ka, napunta. Ano zona ka? 4. Napunta ka sa zone 3. May pinama ka dito. May pumara sa'yo. Tagapareto daw siya. Isa sa kayo hindi. Hindi, sir. Sa totoong buhay. Sa totoong buhay. Sasakay. Sayang yun. Pagalay nyo, sa totoong buhay. Sasakay! Isa sakay. Sa totoong buhay, yung iba sinasakay pero yung iba hindi. Pero meron, sinasakay talaga. Titingin-tingin mo na sa paligid. Pag wala makita, ay, tara, tara. Diba? Pag may nakakita, malas. Pag wala, edo yung swerte. Walang problema. Nagkakaroon lang naman ng problema pag meron nakakita. Diba? Ganun talaga. Pag may nagreklamo, natural. Alam ka naman, hindi namin aksyonan. Diba? Kung nakita ka ng zone 2, nagsakay ka sa zone 2, kung hindi ka niya sinumbong sa amin, syerte ka. Pero kung sinumbong ka, abay, malas ka. Ganun lang yun. Ganun lang naman ang labanan dyan sa palaran, di ba? Next, ano pa yung impoundable offense? Bukod dun sa mga ganong bagay, refusal to convey passenger. Impoundable offense po ito, ha? Yung may impound ka. Paano nga po ba yung refusal to convey passenger? Hindi pa zero. Nakapila ka sa terminal mo. Ikaw yung nasa unahan. May dumating na pasahero. Pagkatingin mo sa mukha, ay nako, pamilyar. Bakit? Si Mr. Tigoy, si Miss Makunat. Kahit na ihatid mo sa bundok ng tralala, ibibigay sa'yo 15. Diba? Pero, may pero dyan. Dapat nyo pa rin isakay. Huwag kayong magdadahilan na pag nakita nyo, ay, ma'am sir, kakain pa lang ako eh. Okay? Ma'am sir, nahihintay ako kamag-anak. Ma'am sir, nagpapahinga ako. Tandaan po nyo, nandun kayo sa terminal, tapos may gagawin kang iba. Hindi maniniwala ang pasero. Maiko-complain at maiko-complain ka. Okay? Ngayon, kung may gagawin kang iba, huwag kang pumila doon sa terminal nyo. Pumwesto ka sa iba kung gusto mo magpahinga. Kasi pinuhin mo na sa unahan ka, tapos sabihin mo may gagawin kang iba, eh ba't ka nakapila dyan? Hindi maniniwala ang pasero. Automatic yun, may kukuntain ka. Okay, marami na nangyaring ganyan. Minsan nga, apat na side to side, sunod-sunod eh. Tinanggihan yung pasero eh. Ano, kinala nila? Kahit nahihati nila sa bundok ng tralala, bibigay 15. Diba? Tulad nga sinabi ni Sir Frank, certihan, di naman lahat ganyan. Okay, meron magbibigay na saktong-sakto lang, meron naman magbibigay na sobra-sobra. Okay, natang po natin yan. Huwag po tayong mabili ng pasero. Impoundable po yan, 280 po yan. Okay po, next, overcharging.
Ito mga pinapanggit ko po, lahat na to ay mga impoundable offense to. Tandaan nyo po yan para hindi nyo gagawin. Ayan po yung mga iiwasan yung gawin. Overcharging. Ito matagal na kwento na to, lagi mong sinasabi sa seminar. Sa mga tricycle driver po, mahalaga ang 50 centavos. Yung 25-25 na binibigay nyo sa anak nyo, na yung anak nyo ay ayot ang gabin at pinapato sa labas. Okay? Bakit? Nangyari. Tandaan po natin, pag tumatakbo ang tricycle, magkano ang bayad? Sa, ayon sa batas, ha? 750. Pwede ka bayaran 750, tama ba? Sino sasabing mali? Kung nakapila ka, dapat talaga 15. Pero kung kusin ngayon, wala na nagbabayad ng ganun, di ba? Kadalasan, unang bunot, 20. Di ba? 20 ka agad. Tumatakbo ang tricycle, pinaran ang senior citizen. Hinatid sa pupuntahan yung senior citizen, nagbigay ng 8. Siyempre, inisip ng driver, 8, senior citizen, okay na. Tinanggap yung 8, kumalis na yung driver. Mamaya-maya, pinatawag yung driver. Nag-complain yung matanda sa amin, yung senior citizen. Bakit? Overcharging. Pili nyo 8 pesos overcharging. Wala pa yung tricycle driver, kinakausap na namin yung matanda, yung senior citizen. Sir, baka naman po pwede na pang pagbigyan yung driver. Isa sa uli na namin yung pinahay yung pamasahe, ihatid namin kayo kung saan kayo pupunta. Pero hindi natinag yung senior citizen. Okay, ano nangyari? Na-impon yung tricycle. Bakit? Dahil ang hinihintay lang ng senior citizen na supli sa kanya, ay yung supli ng 8, which is yung 50 centavos. Kasi nakita niya daw yung 750. Pero kung isipin natin maigi, ha? Isipin natin maigi. Sa 750. Diba? May nakalagay doon na 20% discount for senior citizen. Diba? Sa 750 pa nga nang overcharging ka na eh. Kasi may 20% nga dapat siyang discount. Tama ba ako? Tama, diba? Dapat siguro kung mabahayan niya lang 650. Ganyan. Diba? Pero ang inano niyang overcharging niya sa 8 ay 50 centavos lang na hindi binigay sa kanya. Doon sa 750. Okay po. Kaya, huwag niyong baliwalain yung tag-bebentising kung nakukuha niyo. Mahalaga po yan. Kasi nakasulat nga doon sa harapan niyo ng tricycle, 750. Ibig sabihin niyo nawawalang 50, napakahalaga sa inyo. Huwag niyong itapon yung nagpe-25, bigyan niyong halaga yan, ipunin niyo. Malay niyo, kaiipon niyo dyan, baka maging milyonaryo. Sobrang dami yung naipon. Di ba? Tandaan po natin yan, ha? Overcharging po yan. Bawal po tayong mangontrata. Ito nangyayari minsan sa Zone 3, sa Victory Liner. Lalo na po kung halimbawa may mga karga-karga yung sumasakay dyan. Kadalasan kasi talaga, sumasakay dyan, may karga. Sumakay yung pasahero, nagtanong. Asan, yan lang po sa mabayuan magpapatid. Magkano po bang ibibigay? Sabi ng driver, magkano ibibigay nyo? Magkano ibibigay nyo po? 50 lang po. Ay, hindi po pwede. 100 na po doon. May kanda po kasi kayo. Tama ba? Nangongontrata. Overcharging. Okay? Ito pa. Ito pang ginagawa ng kadalasan ng tricycle, ha? Ito, ginagawa ito sa South Pole, eh. Ito, ginagawa ito sa Songkog. Pag may nagsabi, eh sir, dinami ginagawa yan, di ako maniniwala. Kasi nag-aaral din ako sa Kulumban dati. Okay? Yung tricycle, ginawan jeep. Di ba? Yung tricycle, ginagawan jeep. Ibang estudyante nakasakay. Minsan, apat na estudyante. Iba-iba yung bayad. Di ba? Ginagawa yun doon, di ba? Lalo yan, dyan, pagbaba mo sa papuntang Kulumban. Diba? Ginagawa jeep ang pasang ang tricycle. Pero, okay lang yun kung alam mo. Thank you.
Matapos na tayo. Shout out. Siyempre, iba yung mga pagka...